Yorme, hindi ba sabi mo, makahirap ka, taong mahirap ka dahil galing ka sa hirap. Sana man lang panindigan mo yung sinabi mong yun. Paliwanag mo, Yorme, ha? Aantayin namin ang iyong paliwanag. Yan, so kung saan napunta ang pera at bakit, anong dahilan, bakit mo binenta ang divisorya. Pasensya na, Senator Subiri. Pero hindi ka namin bet kasi dilawang ka, certified dilawang ka, Subiri. Si dilawan, dilawang ka, Subiri. Huwag niyong ibutos sa Subira, mapasensya ka na, Senator Subiri, pero talagang hindi ka loyal sa Unity. Napakalaking katanungan sa amin lahat yan, taga Manila. Kung kay mga kuda, puro dal-dal, wala sa gawa. Sino kayo ng duwag? Kayo, apat duwag! Mga duwag, kayo mga duwag, si PBM. Hindi niyo kaya ang mga katanungan sa SMNA, kaya kayo nagsiatrasan. Wala kayo neto kay BBM. Ang layo ninyo kay BBM. Panawagan ko lang po, ingat tayo sa pagboto sa May 9. Huwag po tayong boboto ng mga dilawan. Dalawan ay dilawan. Marami pong sumanib kay BBM ng mga dilawan. Pero pagdating po ng araw kakalabanin si BBM, taga nyo sa bato yung sinabi ko. Kaya huwag po tayong boboto ng mga dilawan. Dapat maalis sila sa lahat ng gobyerno. Ang mga dilawan dapat mawala. Kasi wala. Pag nakaupo na naman dilawan, pagkakaisahan na naman nila si BBM. Kahit na siyang presidente natin. Pagkakaisahan nila si BBM, iplaplano nila lahat yan. Kaya sila sumasanib kay BBM dahil alam namin yan ang plano ninyo. Kaya ingat tayo sa pagbota, huwag bubota ng mga dilawan. Pakiusap lang ho, gamitin natin ang ating utak. Kaya yan si Subiri, huwag mo nyo boto, dilawan po yan. Ingat lang po, ingat sa pagboto. Maraming salamat po. Thank you, Mami. Mami, ano pong masasabi mo kay Pacquiao na hinahamon niya si BBM ng one-on-one na debate? Pacquiao, masasabi ko lang ang tapang mo, no? Ah? Ayan na nga, may nagbibigta na sa'yo. Hindi ka pa makasagot-sagot na maayos. Hamonin mo si BBM ng face-to-face na debate? O bakit kayo nagsiatras sa SMNI? Benet! Diba? Mga ano kayo eh, puro kayo mga kuda. Puro dal-dal, wala sa gawa. Sino kayo ng duwag? Kayo, apat duwag! Mga duwag, kayo mga duwag, si BBM. Hindi nyo kaya ang mga katanungan sa SMNI, kaya kayo nagsiatrasan. Wala kayo neto kay BBM. Ang layo ninyo kay BBM. BBM lang ang karapat-dapat. Kayo ang duwag. Wala kayo at binakbat sa mga supporters ng BBM Sara. Wala. Walang bobo sa amin. Magaganda pa oh, sa mga pogi. Yan, mami, sige, ulitin mo. Vloggers namin. Sila ang duwag. Bakit ma-atras kayo sa SMNI? Dalawang beses na to. Bakit di kayo sumalang? Welcome naman kayo. Kakatwiran ninyo kay Kibuloy. Hindi katwiran yon. Scapegoat lang ninyo yung kayo mga duwag. Hindi si BBM. Kasi hindi nyo kaya ang SMNI ng mga question ng mga professional doon kasi walang advance question na hinihingi ninyo. Pagka doon sa SMNI ng gabi nyo. Salot sa inyo lahat. Kahit yung mga saling pusa, tingnan mo sumali, hindi natako. Eh bakit yung mga maraming kuda? Maraming aligasyon sa Marcos. Asan kayo? Hindi nyo kaya. Mga duwag kayo. Kayo ang duwag. Hindi si BBM. Yes, ikaw, Pacquiao, ang lakas na loob mo. Amunin si BBM ng face-to-face. Asan ka? Ha? Umatras ka na. Sayang lang ang pera mo. Umatras ka na, Pacquiao. Wala nang boxe. At hindi nyo na kayang dayain si BBM pa. Wala na pera. Pacquiao, boxing na ka na lang. Wala na boxing. Mahina na.
Mahina na. Benta na gamit. Benta bahay na. Mahalin natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Huwag nang maglaban-laban. Magkaisa. Fokus nyo na lang sa pagkakaisa. Para sa bala na sa ating mga mamamayang Pilipino. Ilang buwan na na. BBM na po. Ang lahat ang matatalo. Surrender na. Magkaisa na. BBM na. Wala na kawayan. Nananawagan ako. BBM. Sa May 9. Sa May 9. Magsuot tayo ng plain red lahat. Sa May 9. Walang tatak. Walang tatak. Pula lahat. Walang tatak. Ah, opo. Red. Para pakita, pakita, pakita suporta. Nakung talaga saan. At hindi nila kayang dayain si BBM pa. Yes. Hindi, hindi na kami papayag na dinadayay. Walang tulugan. Sa kaya ng 2016. Opo. Hindi, hindi na. Mami, eh kay Yorme Isko na talagang tinitira niya si BBM sa tax down ni BBM. Yorme, mag-search ka nga. Nakapagtapos ka naman, di ba? Nag-aral ka. Alam mong batas. Kaya huwag mo ipagpilitan yung kayong apat, pinagpipilitan nyo yung gusto nyo kay, kunin kay BBM. Binet, ayan, pagbebenta mo na lang na divisorya eh. Tingnan mo nga, akala ko ba'y para sa mahirap ka? Asan ngayon ang alam mong maraming mahihirap sa divisorya? Umaasa doon, andun lang ang bilihan ng mga murang bilihin. Bakit mo ibinenta? Bakit? Saan mo din na lang pera, Yorme? Ano mo pa yung mga pinatayo mo? Oo, marami ka nagawa. Pero wala, ang daming donasyon. Ang daming donasyon sa Manila. Napakadami. Milyon ang donasyon sa Manila. Billion. Hindi, sa Manila donasyon. Mga donasyon, milyon. Pero, nanay, marami po nagsasabi na si Isko Moreno daw, eh, hindi niya daw po binenta. Katulad ng mga vlogger niya. Pero nag-ano kami kahapon. Nag-research po kami doon. May mga video kami sa mga tao doon. So, talaga. Pumunta kayo ng totoo binenta niya. 2020 niya binenta yon. Kailan natin nalaman. Kundi pa kay Atty. Lopez, Alex Lopez, hindi po putok yan. Kaya yan. Isipin mo, ang daming umaangkat doon. Sa ilang dekada, hindi ka pa buhay, wala ka pa, Yorme. Divisoria na yan. Ikaw lang pala ang magbebenta niyan. Lakas loob mo. Ang lakas na loob mo, Yorme, benta ang divisoria. Isipin mo, wala ka pa. Hindi ka pa pinapanganak. Divisoria na yan. Ngayon, ginalaw mo, pinipintasan mo si Estrada na nagbebenta. Pero anong ginawa mo? Mas masahol ka pa, Yorme. Ako, taga Manila ako. Nakita mo kung paano kita sinuportahan ngayon. Pero ngayon, down na down ka sa amin. Never ka namin suportahan na. Never. Mas maganda pa. Mabuti rin nangyari. Nakilala ka namin kung anong tunay mong kulay, kung ano ka talaga. Tao ka ni Jomas Sison. Kaya pag ikaw naging presidente, magiging communist country ang Pilipinas. Kaya panawagan ko sa inyong lahat. Gamitin niyo ang utak ninyo kung sino ang karapat dapat na mamuno ng ating bansa. Kung sino ang karapat dapat na siyang magpaunlad ng ating bansa. Unitim lamang. BBM Sara. Wala nang iba. Sila lang ang may malasakit sa ating bansa pagmamahal at sa taong sa ating mamamayan. Makaahon man lang sa hirap ang mga taong nagkalat sa kalye na wala na matulugan, walang bahay. Makatikim man lang ng konting ginhawa. Yorme, huwag niyo pagpilitan ng gusto niyo, napakataas ng lipad mo. Hindi na tama. Hindi naman tama yan eh. Bato-bato sa langit, huwag kayo magalit sa akin. Linalabas ko lang ang nasa loob ko. At totoo lang ang mga sinasabi ko. Walang halong paninira o kasinungalingan. Totoo lang ang sinasabi ko kaya hindi ko kinakatakot na ilabas ang katotohanan. Na sinasabi, magigimit siya ng buhay ko. Matanda na ako, anong ano nila sa akin. Ang akin ay pinaglalaban ko ang katotohanan at ito'y para sa akin mga apo-apo na. At sa mga kabataan na umuusbong ngayon. Kaya gamitin natin ang utak natin kayo mga kabataan. Huwag kayo magpagamit sa pera-pera. Huwag. Kawawa kayo. Kayo ang magiging kawawa. At saka sa madadaldal, maraming pangako. Pagdating na election, ang daming pangako. Pauulir ng Pilipinas. Kesyo ganun-ganan. Asaan? Sa 35 years, isipin mo ano nangyari sa atin na lugmok tayo sa hirap. Sa 35 years, kaya panahon na upang umunlad muli at kilalanin muli, tingalain ang Pilipinas. Mga Pilipino tayo, itaas noo kahit kanino. Mga Pilipino tayo. Bring back Marcos in Palas. Yes, bring back Marcos in Malacanang. Yes. Tanging sila lang.
BBM Sara, Unitim. Kailang inuulit ko ulit. Pasensya na, Senator Subiri. Pero hindi ka namin bet. Kasi dilawang ka, certified dilawang ka, Subiri. Si dilawan, dilawang ka, Subiri. Huwag niyong ibutos sa Subera, ma. Pasensya ka na, Senator Subiri. Pero talagang hindi ka loyal sa Unitim. Talaga sa Unitim si Subiri lang hindi ko boboto. Nay, ma-interrupt muna po kita. Ano po masasabi natin sa mga vlogger ni Isko at kay Baratbay na patungkol nga po sa ano sa pagbenta niya ng Divisoria Mall ay tinatanggi po nila na hindi daw binenta niya. Kagaya ni Model Manila, naka-subscribe din ako sa kanya pero hindi ko na pinanood mga ano nila eh. Kasi may halong mga kasinungalingan eh. Kayo mga vlogger ni Isko, please lang naman, magbalita kayo ng katotohanan gaya ng mga vloggers ng BBM. Puro katotohanan ang pangan nilang binablog. Hindi puro kasinungalingan, edited, may mga halo. Wag, bigin patas kayo kami. Nagiging patas sa mga vloggers namin, patas. At hindi bayaran ang mga BBM vloggers. Voluntary po silang lahat. Walang bayaran sa amin kahit isa. Kaya mga vloggers ni Yorme. Nagkakalatandiyo sa Dolorito. Kaya mga vloggers ni Yorme, kilala nyo rin ako. Lalo na si Model Manila, magbalita kayo ng totoo. Magbalita kayo ng totoo. Yung katotohanan lang at saka yung Batang Maynila. Katotohanan lang po, huwag edited, huwag kasinungalingan. Tanggapin nyo na lang, magkaisa. Yun ang sinasabi lagi ng Unity, magkaisa mas. Sama-sama tayong babangon muli. Yun ang dapat. Tama na. Tama ng pamumulitika. Ang inaantay na lang namin, Yorne, publicity mo na ang paliwanag mo tungkol sa Divisoria. Please yeah. Lang, ang so, dami naguguluhan. Ayan, so hinahamon mo si Yorne, mami, na mag-i-public niya. Na public niya, ang paliwanag niya. Mm-hmm. Kung saan niya dinala at bakit niya binenta ang Divisoria. Isipin mo, hindi pa siya tao, Divisoria na siya. Divisoria na yan. Naangkatan na maraming tao, pamilihan na maraming nahihirap din dahil mas mura ang bilhin doon. Ngayon, binenta niya sa private na. Ano na, di tataas mga bilihin, di ba? At kawawa yung mga nagtitinda doon kung paaalisin na lang. Wala silang kalaban-laban dahil private. Yorme, hindi ba sabi mo, makahirap ka sa mahirap ka dahil galing ka sa hirap. Sana man lang panindigan mo yung sinabi mong yun. Yeah. Paliwanag mo, Yorme, ha? Aantayin namin ang iyong paliwanag. Yeah, so kung saan napunta ang pera at bakit, anong dahilan, bakit mo binenta ang Divisoria. Napakalaking katanungan sa amin lahat yan, no? Taga Manila. Yeah. Ayan, shout out sa lahat ng mga OFW, salamat sa lahat ng support ninyo. Yeah, salamat, ayan, mami! Salamat po! Ayan, thank you! Mga liti mong mga loyalista nandito. Yes.